Okay mga ka-WJT, welcome back sa YouTube channel natin. Ang tuturo ko sa inyo ay paano i-bypass yung fuse ng mga electric fan. Yung mga nagsisimula pa lang para may ma-share din ako sa mga nagsisimula. Ang unang step natin gagawin dito sa pagba-bypass kanyang AC cord. Kasi ito, no power to eh. Saksak natin. Yan, no? Wala talaga ang power. Okay. Ang unang gagawin natin dito, yung AC cord muna. Importante yung AC cord. I-rearrange lang natin ng kite buzzer. Yan. Yan, tumutunog. Ngayon, para malaman natin yung AC cord, kung okay, ilagay natin yung isang test rod dito. Tapos, hanapin natin kung saan yung contact. Ayun, dito siya. Okay. Kaya siya dito. Okay. Okay yung isang contact, di ba? Dito naman sa kabila. Okay. Kahit magkabalit siya, okay lang. Yon. Ibig sabihin, good naman yung AC cord. Para siyang may contact, no? Ngayon, ang nangyari dito, baliwala nga siyang power, pwede talagang sa thermal fuse may problema. Ngayon, kung ganyan, i-check lang muna natin yung pinaka kanyang LED kung matigas. Dito, malambot naman eh, no? Okay. Importante ito muna kasi kailangan natin na malaman kung saan siya nagka-problema, bakit bumigay yung pinaka thermal fuse sa loob. Ngayon dito, maluwag naman. Okay. Masikip naman to. Normal naman yung ikot. Ibig sabihin, talagang sa thermal fuse lang siya. Yan. Normal naman, yun. Okay. Normal siya, no? Tanggalin na natin lahat para mas makagalaw tayo. Para mas makita nyo. Yan. Ang gusto kasi ni WJT ay matuto yung mga nagsisimula pa lang. Ngayon ang nangyari dito, dahil ang contact na nito mga ka-WJT, ito yung kanyang, pakita dito, ito. Ito yung kanyang galing AC cord, di ba? Tapos ito yung galing sa mismong cord. Ito yung line 1, ito yung line 2. Okay, check natin kung may contact na. I-on natin. Pero wala talaga. Okay. I-check din natin tong kanyang mga thermal. Na? Yung sa 1, 2, 3. Yung speed 1, 2, 3. Yun. May resistance naman. Okay. Check natin. Okay. Check natin ha. Kita ba? Yan. Kita. Ibaba na lang natin para mas makita niya. Okay. Okay, yung sa mga speed, yan, may 1, 2, 3 yan eh. Tignan natin kung may contact. Okay. Yan na, may resistance naman. Yan na, 100 ohm. Tapos din sa isa. Yan, meron din siyang resistance. 159. Ngayon sa pag
sa pagkukonek ng thermal fuse, itong dalawang capacitor, itong wire ng capacitor, yung dalawang block. Yan, ikat dito. Yan. Ngayon, titingnan natin kung sa thermal fuse lang siya talaga may problema. Dito kasi ang ano eh, ang pinaka susi para malaman. Okay, may contact siya dito. Dapat itong dalawang wire na to, may resistance siya. Yan, dapat magkaka-resistance to. Pagka nagka-resistance, ibig sabihin, yung thermal fuse lang yung problema. Okay, tingnan natin kung may resistance siya. Okay, meron, di ba? Okay, may resistance siya, no? Ibig sabihin, may contact to. Ngayon, ang gagawin natin dito, gagamitan natin siya ng fuse din. Importante may fuse. Kasi, pagka nagka-problema na itong nag-stack up to, pwedeng masunog itong pinakamotor mo, o di kaya yung bahay mo, masunog. Yan. Kailangan talaga ng thermal fuse. Importante ito. Yan. Yan. Mga 115 degrees Celsius to. Okay? Yan. Oh. May nabibili ito sa Shopee. 10 nga ito dati. Yan. Ilan na lang. Nagamit ko na iba. Okay? Tapos gagamit din tayo ng mga sinkable tube. Meron po. Ang size nito, 5. Tapos meron siyang 6. Okay? Depende yan kung kakasya dito yung mas maliit. Okay lang. Yan, 5.0. Number 5.0. Yan yung kanyang ginagamit ko, sinkable. Okay. Ngayon, ang gagawin natin dito sa pagkukonek, yan. Kung makikita nyo, itong may nakahiwalay. Ito. Yung may kanyang nipple. Ito yung nipple na tawag. Tapos itong isang galing to sa AC cord, di ba? Yan. Itong isang AC cord galing sa switch. Yan. Hindi tayo dito magkoconnect. Dito tayo magkoconnect sa nakahiwalay. Dito. Yan. Yung nakadirekta sa motor. Okay? Naintindihan? Okay. Dito tayo magkoconnect. Ang pagtanggal dito, yan. Para magamit pa natin. Ayan o. Nakita ba? Bumuka siya. Yan o. Natanggal. Pwede pa natin magamit to. Okay? Ganun lang yung pagtanggal sa mga nipple. Ewan ko kung anong tawag ng iba. Ako tawag ko nipple kasi. Okay. Ang gagawin natin, lagyan natin yung sinkable tube. Okay. Pasok na. Tapos, connect natin dito yung isa. Okay? Pag nakabit na natin yan, hihinan ko muna para hindi makalas. Okay? Yan. Pero mas maganda kasi pagka nakahinang. Mula ng galaw. Okay. Yan, pwede natin i-shoot ulit itong kanyang nipon. Saka pang ipit, pwede na dito. Yan. Nag-lock na. Okay, nagamit pa natin yung nipon na. Okay. Pasan pa natin ito. Okay. Ngayon dito sa mismong sinkable tube, iinitin lang natin yung soldering iron para kapit yung kanyang okay. Mas maganda kung may sinkable para hindi delikado. Okay, para pagka dumikit din sa mga body ay okay siya. Okay. Ngayon, shoot natin dito.
Okay. Yan. Ngayon, ang gagawin natin dito, kuha tayo ng tire wire. Dahil hindi na natin masusungkit na dito, ang gagawin na natin dito, makikita ba ito may butas? Yan. Na may butas. Pwede natin i-shoot. Yan. Yung tire wire, tawag dito eh, tire wire. Okay? Ngayon, sungkitin natin. Okay. Labas natin yung kanyang ano. Pero kung marunong kayo magbaklas, mas maganda, no? Ito ay tinuro ko lang para hindi na binabaklas. Kung normal naman yung pinaka ano niya, motor niya. Kung walang galaw yung bushing, tsaka yung shafting, pwede na itong galaw. Hindi na bakasin. Ipit lang natin. Okay. Tsaka natin yung shoot. Mahirap kasi sungkit yan pagka dyan pa sa may ano. Yan. Kahit dito lang, pwede na yan. Basta nakadikit sa mismong motor niya. Okay? Importante yan. Okay. Yan. Putol natin. Ngayon, ang nangyari dito, di ba may dalawang kapasitor? Yan. So, dalawang kapasitor na to, kukunikuli natin sa kapasitor muna parehas. Okay. Dahil resistance lang naman yung hinabol natin dito para malaman kung pwede pa natin i-connect. Okay. Okay, nakonect na natin. Ngayon yung isang ito yung sa fuse, di ba? Ito yung sa fuse. Ngayon, kukonect natin dito muna sa kabila. Kahit dyan sa kabilaan na yan, kahit alin mauna. Itetest lang muna natin kung saan siya, saan ang tama. Okay. Check lang natin dito kung saan yung position. Okay. Pag dito natin kinonect sa kabila, huwag kayong matakot na mag-connect dito kasi kahit magkabalik sa dyan, okay lang naman. Ihahanapin lang natin kung ang takbo ng motor ay pakanan. Okay, para makapakita natin yung... Okay, lagyan natin ng ano para malaman nyo. Yan. Nakonect na natin yung isa, di ba? Doon sa isang kapasitor. Ngayon, check na natin kung nagkaroon na ng function tong ano natin. Okay, nagkaroon na. Check natin kung gagana. Dapat ang takbo nito pakanan. Ito, tama na agad yung nakuha natin, di ba? Okay, oh. Pakanan. Normal na. Pakanan na siya eh. Okay? Yan o. Kung dito kasi sa kabila yan, dito natin kukunik yan mga ka-WJT. Ito. Dito natin connect na. Pakita lang natin para may idea kayo kung paano. Kung ano nangyayari. Pag dito natin kinunik yan, tama na yung kabit natin, no? Pero papakita ko muna para kung nagkamali kayo, may idea kayo kung ano nangyayari.
natakpalan ito Urban. Urban electric fan. Yan. Ngayon, check natin. Yan. Ito ang hangin. Yan, no? Dapat ganyan. Yan. Ayan, no? Pagka balik sa yung tapis natin, sa likod yung hangin. Ito. Tama. Mga kalibol ni JT, salamat po sa panonood.